friends and iBelievers! Time to collab! Kuya, sino ba ang makakakulab natin ngayon? Ito ah, 15 years siyang makeup artist sa theater na gumagawa na rin ng mga beauty makeup, special effects, and prosthetics. Ito na, si Myrene Santos! Hi Myrene! Welcome to iBelieve! Welcome! Thank you for being here. Thank you for having me. Miss Myrene, tuturuan mo daw kami ngayon gumawa ng horror na makeup? Yes! We're gonna use school glue, tissue, or cotton balls, foundation, makeup brushes, and sponges. Kahit yung luma na, okay lang. Mas luma, mas better. Ah, ganun. Oh, okay. And then, spatula or a popsicle stick if you don't have a makeup spatula. Red lipstick. Corn syrup. Wow. And of course, red food color and a violet one. Step one. So, get your cotton ball or cotton pad, any, and then himay-himayin nyo lang siya. Yan. So, kailangan i-visualize nyo na yung form. And then, go ahead and put school glue. So, madami. Madami. Ayan. Hayaan nyo kung medyo tumutulog. Kumakalat, okay lang. Kumakalat. Yan. So, don't forget the edges. You have to smooth out the edges, yung mga dulo-dulo. So, mga iBelievers, abangan natin kung ano ang kalalabasan. Ha? Sa pagbabalik ng iBelieve! Grabe, galing! Nakatakot! Mukhang totoo talaga, oh. Galing, oh, tamo. If you remember, ayan, nag-sculpt tayo with the glue and cotton. Okay. Dry na siya. Siyempre, lalagyan natin ng foundation. Ideally, yung foundation na kamatch ng skin tone. The lipstick color should be dark red. And then, pwede rin kayong maglagay dito, konti. And then, spread it out para mukhang namamaga. We're gonna make fake blood using our corn syrup. Yun pala yung purpose ng corn syrup. Yes. And then, of course, your red food color. So, huwag yung dali-dali-us diretso. Dapat ganyan-ganyan. Galing! So, there you go. Galing! Wow! Wait, teka lang. Saan pala si Roadfill? Ay, ano nga pala meron dito? Uy, ikaw na saan ka galing? Ano yan? Pag-best one! Wow! Natakot talaga eh. Lalayo talaga ako. Thank you, Myrene. Thank you, Josh. Oo talaga, oh. At dahil dyan, ano masasabi nyo? Para sa fake blood, gumamit tayo ng corn syrup. Ginagawa itong pampalapot, pampatamis at para mapanatili ang moisture at freshness ng pagkain. Galing ito sa mais na ibinabad sa tubig with sulfur dioxide hanggang maging corn starch. Hinaluan ito ng enzymes or proteins na magdudulot ng chemical reactions para maging corn syrup. iBelieve!